Hello everyone! Welcome to my channel. Ngayon po, meron po ako ngayong dress na nagawa. So, ituturo ko po sa inyo kung paano po ako maglalagay ng edging. Yung dito po, at saka yung dito niya, dito, at saka dito. At saka, gagawan po natin siya ng belt. So, ang gagawin natin kulay dyan is white. Ayan. Gagawa tayo ng edging dito para mas gumanda po yung damit na ito. So, let's umpisahan po natin. So, ayan na guys. Ito, meron po akong white na yarn. So, ang gamit kong hook is 4mm. So, dapat meron din tayo naka-reading karayom. So, itatayo lang po natin siya. Pasok natin hook. So, mag-i-edging na po tayo. So, itong gawa kong dress, so may mga butas kasi siya dyan sa gitna, ayan. So, dyan po tayo mag-uumpisa. So, double crochet lang po. Gagawa po tayo dito ng 5 double crochet. 3 double crochet, then a picot, then 2 double crochet. So, meron tayong 1. 2 and 3. Ayan, may tatlo na po tayong double crochet. So, mag-chain 3 lang po tayo dito. Gagawa tayo ng picot. 1, 2, 3. Ayan po. Tapos ipapasok po natin siya dito sa baba. So, kung saan tayo nag-umpisa ng chain. Kunin natin yung ating yarn. Hila. Tapos ipasok lang po natin dito. Ayan. Tapos double crochet dalawa. 1, 2. Ayan na po. Ayan na po yung nagawa natin. Edging sa pinakadulo ng dress. So, gagawa tayo ulit. So, iikot natin. So, yarn ang ating hook. Insert. Double crochet tatlo. Ayan. And then, 3 chain. 2, 3. And pasok natin dito sa baba. And then, idiretso, pasok po natin ulit dito. Ayan. And then, 2 double crochet. Ayan. So, ayan na po siya. Yung ating edging. So, isa pa. Ikat natin ang ating hook sa yarn. Pasok sa butas. Ayan. Double crochet. 1. Double crochet ulit. three chain. Pasok pa natin dito. And hawakan lang natin to dito para hindi tayo mahirapan. Pasok sa and baba ulit. 2 double crochet, 2. 1 and 2. Ayan na po siya. So, ang design ko, ang pattern ko kasi na meron ako sa dress na to, katulad din niya, pero naglagay lang ako ng buntot picot diyan sa dulo niya para may edging po siya na ganyan na design sa baba. So, yan. Pwede rin, nyo rin naman siyang gawin kung puro lang ganyan yung pattern nyo, ganyan siya, ganyan. Pwede rin kayong mag-idea kung anong pwedeng gawin. Pwede rin dito, mag-skip kayo ng dalawa, tapos gagawa kayo dito. Skip dalawa, gagawa kayo dito. Ito kasi yung sinundan ko sa pattern ko, yan. So, pakita ko sa inyo ulit. 1, 2. Three. So, mag-chain 3 po tayo. So, 1, 2, and 3. Pasok po natin dito. Yan. Tapos, double crochet ulit. Ayan na po siya. Gagawin lang po natin yan na paulit-ulit hanggang paikot po sa damit.
So, ayan guys, meron na tayong isa na lang na natitira. Ayan. Gagawin natin yung pang last. 2, 3, and chain 3. Insert your hook to the first. Ayan. And double crochet dalawa. Andyan na tayo. Tapos na po tayo. So, i-slip stitch lang po natin dito sa first double crochet sa pinakauna natin ginawa. Ayan. Dito po sa taas. Slip stitch lang po natin. Tapos pasting off na natin. So, lalagay lang tayo ng kunting allowance ng yarn para magawa natin siya na panali. Tapos, tatahiin po natin siya ng crayon para hindi siya matastas. Ang gamit ko pong crayon yung malaki yung yung butas para mabilis maipasok yung ating yarn. So, ipasok po natin siya at itali para matibay po yung pundasyon, I mean yung ating ginawa para hindi siya matastas. Kasi pag natastas yun dyan, lahat yan, damay-damay yan, matatanggal, masisira. Pasok lang natin siya kung saan dyan na hindi mapapansin. Hindi makita. So, ayan. Pitin na natin. So, ayan na po siya. May mga yan pa akong natitira sa damit na hindi ko pa tinatanggal. Ito naman yung umpisa natin. Atin din siyang itatali dyan. Yung iba. Kung may mga extra-extrang yan sa mga damit, sa damit na ginawa nyo, itatago nyo lang yan or itatali dyan para maging safe yung damit. Higpit. Ito. Itali muna natin siya. Pasok natin dyan. Tapos kapitin. Tapos yung white din, ganun din. So, ngayon, tapos na siya. Ayan na yung labas niya. Ito pa yung labas ng damit ko. So, babaligtarin ko pa yan siya. So, ito yung loob. Ito yung labas. So, sa, dito naman po tayo sa taas. Sa butas ng ating brush at nakasanip. So, let's get started again. Ito tali lang po natin ulit. Ang ating puting yarn. So, ito po yung nagawa kong butas sa taas. So, maglalagay tayo ng botones dyan. So, gagawin muna natin yung ating edging dyan. So, dito tayo mag-start sa baba. Kung iba po yung dress nyo, kayo na rin pong bahala maglagay dito sa bawat stitches. So, papakita ko sa inyo kung paano. Dito po ako mag-uumpisa sa pinakagitna niya. Single crochet. So, magsisingle crochet po ako tatlo. Tapos, gagawa tayo ng pico. So, meron na tayong 1, 2, 3. So, meron tayong tatlong single crochet. So, ngayon, magsi-chain 3 tayo. 1, 2, 3. Tulad po nung sa baba, ipapasok lang po natin siya dito. Ayan. Dalawa yan ang papasukan dyan. Tapos kunin ang yarn, tapos hawakan natin yung pico para hindi mahirap yan. Single crochet ulit, tatlo. 2, 3. So, chain 3. Pasok ulit dito sa baba, pinakampisa.
Bagal ng ganyan, tapos pasok ulit, chain 3, I mean, single crochet 3, 1, 2, 3, and then, 1, 2, 3, chain 3, pasok lang din natin ulit dito. Hawakan natin sa baba. So, single crochet ulit, 3. Dalawa, meron tayong pang 3. Ito, pangatlo. So, ngayon po dito, guys, dito po natin mag-add po tayo ng chain dyan kasi dyan po natin isasabit yung ating botones. Ayan. So, dito po natin nalagay yung botones mamaya. So, kailangan natin ng extra. So, kung gumagawa po tayo dito ng 3, gagawa po tayo dito ng 5 or 6. Depende po sa laki ng inyong botones. So, ako gagawa ko ng 4. 2, 3, 4. So, para maging malaki yung pico ko dyan. Para magkasya yung botones. So, ayan. So, ayan po siya. Pero, feeling ko parang maliit siya eh. Pero, I think maliit siya. Maliit yung nagawa ko. So, pag maliit siya, pwede nyo rin siyang ulitin. Magdagdag kayo. Kung maliit naman, pwede naman kayo magbawas. So, 5 yung nagawa ko kanina. So, bali gagawin ko siyang 6. Kasi medyo maliit yung... Medyo malaki pala yung botones ko ang ilalagay. So, meron 5 kanina. 6. Mababa lang. So, medyo single crochet tayo dito bago natin isukat. So, ayan siya. So, ayan. Sakto. Papasok kasi siya ng ganyan. Ayan, so, sakto siya, nahulog pa. So, meron tayong 1, chain 3 ulit sa tatlong single crochet. So, chain 3. So, ayan. Ayun na po siya, paikot lang yung po sa neck. So, tatlo ulit. 1, 2, 1, 2, 3. 2, 3. So, ayan po. Uulitin lang po natin siya hanggang sa matapos po natin hanggang po dito. So, ipapakita ko po yung dito mamaya. So, i-continue po natin yung dito pagdating ko dito. So, push po muna yung video na to. So, ngayon guys, andito na tayo sa dulo. So, single crochet. 2. And single crochet 3. So, ngayon, dahil po meron tayong pico dito. So, gagawa tayo ng pico dito sa gitna ng mga yan. Para pag-close niya, ayan, sarado. So, dito tayo gagawa ngayon. Chain 3. 1, 2, 3. So, ayan po siya. So, 3. Single crochet. 3, 2. So, ayan. Kung makikita nyo. Dito po ang ating button. Ayan. Dito yung button natin. Ayan. So, ayan. Pwede rin naman siyang gawin na diretso lang. Walang pico. Pwede rin hindi. Pwede din lagyan nyo. Pwede din diretso nyo naman ng white. Kailangan lang natin patagilirin yung ating dress. 2, 3. Isa pa.
1, 2, 3. Sa umpisa lang naman siya mahirap pag nag-uumpisa ka. Kasi hindi mo pa alam, mananakit yung mga kamay mo, katawan mo. Pero pag nasanay ka na, easy-easy na lang yun. Kailangan din tiyaga. Itong damit na kasi ito, in-order sa akin to ng aking kaibigan. Kapitbahay ko rin dito, malapit. Ayan siya. So, diba? Salungat siya. So, medyo maliit yung gawa ko. Pero, okay lang yan kasi gano'n naman yan siya. Nag-i-expand naman yung damit. So, putulin natin siya gamit ang gunting at ating tahiin sa loob. Para hindi matastas. Naririnig niyo ba dyan yung background ng music? Sana kasi yan yung asawa ko. Nakikinig ng music. Music lover daw kasi siya, pero hindi naman marunong kumanta. Alam lang niya yan, makinig. Italin natin yung naiwan natin buntot dyan. Yan. And then, ipusok lang natin sa kung saan siya dyan na hindi masyado pansinin. At itong isa. At ito rin yung pinakaunang-una ng paggawa ko ng dress. So, hindi ko na muna siya tatanggalin. So, pwede ko siyang gamitin sa button. So, ngayon, dito naman po tayo sa braso. Gawa natin siya ng edging. So, tali lang din natin ulit. So, itong gawa ko. Tanggal pa siya. Ayan. So, itong nagawa ko ay bibilangin ko. Ito yung nasa baba. Ayan. So, paggawa kasi tayo dyan sa gitna. 1, 2, 3. So, bali dito. Dito ako tutusok. Single crochet lang din po ulit tatlo. So, 1, 2, 3. Para komportable tayo, ipahinis natin yung ating dress. Tatlo. Chain 3. 1, 2, 3. Dawa tayo ng pico. So, tatlo ulit. 1, 2, 3. So, yan, tatlo. Chain 3. 1, 2, 3. Pasok natin ulit dito. Sa pinakabisa. So, pag hindi nyo po makuha-kuha yung pag-crochet ko, yung pag-gagazilo ko, pwede nyo naman pong ulit-ulitin yung video, yung ipupush nyo kung hindi nyo talaga makuha. Kasi dati ako ganyan din ako eh. Pag mali yung gawa ko, pinupush ko lang siya, tapos pinapanood ko na mabuti, tapos ibabalik ko. Ayan. Hanggang sa makuha nyo. Kung gusto nyo po ng tutorial about single crochet, double, tsaka half double, half single crochet, comment lang po kayo sa baba at gagawan po natin yun ng video. At ito lang din ulit. 2, 3. Chain 3. 1, 2, 3. Dito natin pasok. So, ngayon. Ayan. Gagawin po natin siya paikot. Hanggang mabot po tayo dito. Slip stitch after, no? So, malapit na po tayo matapos.
Yung ito, pwede na rin natin isama yan dyan. Para matali siya dyan. 3. So, 1, 2, 3. So, nagtapos tayo sa pico. Then, slip stitch tayo dito. So, first. Ayan. Slip stitch. Ayan. Kunin mo na lang ulit yung isang yarn. Mahibing matali, mahigpit. So, pagpitin lang natin siya ng medyo may allowance para matahin natin siya dyan. So, ayan. So, gagamitan natin siya ng karayom. So, gagupitin na natin siya. So, ayan. Ang ating edging sa braso. So, ang gagawin lang po natin, dito sa kabila, ganun din po. Kung anong ginawa natin dito, dito ganun din po siya. So, ayan po. Papakita ko po sa inyo kung tapos na po siya. So, gagawin natin dito. Kung anong ginawa natin dito, ganun din po dito. So, ngayon guys, gagawa na po natin siya ng belt dito. So, guys, mag-chain lang po tayo dyan ng 150 or 250. So, tali na po natin. So, depende po sa haba ng inyong dress. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, ngayon guys, tapos na po ako sa pag-chain ko. Mali, nag-chain po ako ng 200 chain. So, decide ako ng 200. And then, ngayon, although malaki kasi itong mga butas na nandito, so, kailangan ko ng medyo asing laki din yan. So, mag-single crochet po ako dito mula po hanggang dulo. Mula po dito sa umpisa hanggang dulo po. Single crochet lang po tayo. So, single crochet. Hanggang dulo po matapos. Pag natapos na po kayo, slip stitch lang po doon sa pinakadulo niya. Then, itali po ninyo. Ayan. So, imimit ko po kayo sa dulo. So, kailangan nyo po i-check yung inyong yarn kung tama po yung pagiging single crochet nyo dito. Kailangan nakaganyan siya. Ayan. So, ipopost ko po muna itong video na ito. Mag-meet po tayo dito sa dulo. Single crochet lang po yan hanggang dulo. So, tapos na po. So, ayan siya. So, napalit din ako ng karayan ng malaking butas. Hindi siya matalim. So, papasok lang naman tayo na. So, pasok lang po natin. So, mag-umpisa po tayo sa likod. So, bilangin lang natin. 1, 3, 4, 5, 6. Siguro, dito tayo mag-umpisa. Dito tayo magsimula. Dito tayo mag- end. So, ganyan lang natin. Pasok lang lang pa. Ayan. Susukat natin kung gano'ng kahaba. Pwede natin iwan para patay.
Medyo mahirap siyang gawin. So, ayan na po, tapos na siya. So, ayan na po, tapos na siya. Ayan na po, tapos na ang ating dress na nilagyan natin ng lace. At yung sa likod niya, ayan. Thank you for watching. Please subscribe to my channel. Thank you.